Ayun. Pag na-reject ka sa appeal, hintayin mo na yung 30 days bago ka mag-reapply. But again, you have to make sure na tinanggal mo na yung mga videos na nakaka-violate ng repetitious content. And again, kailangan mo maintindihan kung ano yung repetitious content. Kasi sometimes, diba, hindi lang yung video eh, maaaring thumbnail, title, description. Again, magfo-fall yung repetitious content kung yung mismong viewers hindi na maintindihan or ma-identify kung ano yung pinagkaiba ng video mo sa iba mo pang video. Halos pare-parehas na lang. Pare-parehas yung information, pare-parehas yung value. Diba? Yung hindi na makita ng viewers kung ano yung pagkakaiba ng mga videos mo. Ito ba yun, Cleo? Sa'yo ba to? Yung may repetitious na problem? Cleo! Thumbnail! Pare-parehas yung thumbnail mo eh. Yes, maganda to. Magkakaiba naman yung title. Iba-iba yung topic. Subukan mo sa thumbnail. Pare-parehas thumbnail mo eh. Ha? Baguhin mo yung thumbnail. Pare-parehas pa yung music mo. Pare-parehas yung kulay. Doon magkakaiba yung tanong? Good job na magkakaiba yung title mo. Pero make sure na, tulad ito, pare-parehas. So, final coaching professional education. Final coaching professional education. Pare-parehas, oh. Tapos, description. Description din. Description will save you from any violation. Alright? Ilagay mo rin sa description on how your previous content differs do sa iba. How is this video differs do sa iba sa isa mo pa video? So you have to help YouTube na maintindihan yung content mo. Alright? So nasa metadata na to. Kayo. Again, you have to help YouTube understand na magkakaiba yung content mo. Pare-parehas yung thumbnail mo. Magkakahawig yung title mo. Description, di ba? So, make sure na you help YouTube understand na magkakaiba yung content. Kasi it seems na pare-parehas lang eh. Kasi tulad nun, paano babasahin ni YouTube yung video mo? Eh, yung video mo naman is, ano lang, di ba, text, color, at saka music lang. So, pare-parehas lang yung nakikita niya. Hindi naman niya nababasa yan eh. Hindi mo naman ilagay, hindi naman ito mababasa ni YouTube eh. Ito? Hindi niya mababasa yan. Hindi naman nilagay sa description yan eh. Hindi niya ito mababasa. So, again, you have to help YouTube. Alright? Sa YouTube, yung system ni YouTube, hindi mababasa to. Kasi ang video mo, music, text, tas same colors lang. So, visually, halos magkakaparehas lang siya. Diba? Kung si AI ni YouTube, hindi masyado naiintindihan na, ay, ito pala yung magkakaiba. So, you have to help YouTube. So, yun, it's up to you kung gusto mo pa rin mag-appeal. Pwede ka mag-appeal. I-explain mo sa kanila na magkakaiba yan. Ipakita mo na, oh, ito, iba yung pitch, iba yung questions dito, iba yung questions dito. Huwag kang mag-take ng any, mimic ng any changes on your videos. Tapos, pag na-reject, bago ka mag-reapply after a month, palitan mo na yung mga thumbnail, palitan mo na yung mga title, make sure na magkakaiba siya. Tsaka yung description. You have to prove that, ilagay, tulungan talaga sa YouTube na magkakaiba yung content mo. Alright? Again, confident ka naman, Cleo, na magkakaiba yung questions eh. Okay? Ganito kasi yan. Again, YouTube is, tatandaan natin, when it comes to initial revenue YouTube, system generated yan. AI yan. So, hindi na intindihan ni AI na magkakaiba pala yung questions dun. Eh, magkakaparehas ng kulay, magkakaparehas yung music, pare-parehas lang yung text, pare-parehas yung title, pare-parehas yung thumbnail. Anong iisipin ng AI? Diba? So again, you have to help YouTube to understand your content. Now, sa reapply, manual na yan. Pero I still suggest that you make changes. Naiintindihan kita. And pwede mo yung ilaban, sige, i-appeal mo. Ipaliwanag mo sa kanila. Pero pag na-reject ka, you don't have any other choice but to change it talaga. And make it very obvious na magkakaiba yan. Now, tatanungin kita. For example, na-reject yung appeal mo. Tapos makakapag-reapply ka for monetization after, di ba, yung month na na-demonetize ka.
will you take the risk and just explaining without making changes? Or will you make change? Kasi pag hindi, pag na-reject ka ulit, 1 month na naman, bago ka makareapply, sa gagawin mo, yung sinabi ko ngayon, yun sa kamo gagawin, di ba? So, ba't hindi mo paggawin ngayon? Gawin mo lahat na magagawa mo ngayon to make sure na malaki yung laban mo against repetitious content. Alright? Kasi ito mo, ano yung pagkakaiba nung sa'yo at sa akin? Like for example, ako, sa live streaming ko, pare-pares thumbnail ko. Ano pinagkaiba nun? Video yung sa'kin, may audio ako, nasasalita ako dun. Magkakaiba yung tunog ng video ko sa 1 hour mark, sa video na to, at saka sa 1 hour mark nung isa kong video, kahit pa magkaparehas ang thumbnail at title. Video kasi to eh. May audio, may video. Yung sa'yo kasi music lang ang meron. So baka nagkakaparehas lang ng music kasi nga pare-parehas naman yung patong mo. Tapos letters lang nakikita, parehas parang kulay. So yung AI nahihirapang intindihin na magkakaiba yun. Alright? So you have to help YouTube understand. Okay? Lalo na kung yung music halos parehas lang. On 10 videos, di ba? Pag nag-i-edit tayo kasi nga text lang naman nilalagay mo. Parehas lang yung alignment ng music. So, sa 1 hour mark ng mga videos mo or pagpalagay ng 30 minutes kasi 50 minutes yung videos mo eh. Yung 30 minute mark ng video mo, 10 video mo, pare-parehas yung tunog up to the 1 hour 10 minutes. So, di ba? Kung si AI ang titingin dyan, ba't ganun? O, yung mga gusto ko dyan, sabi ni Cleo. Ayan ah. Basta again, paano po ma-change yung music? Naku, dyan tayo magkakaproblema. Ay, pwede! Pwede, no? Sidrex, no? Pwedeng i-change yung music. Punta ka ng content. Dito, content. Punta ka ng... For example, yung video mo, open mo yung content mo. Since ang importante naman sa content mo is hindi naman yung music, di ba? Hindi naman yung audio. Importante naman is yung video. Pwede ka dito pumunta ng editor, tapos, yun, pwede nga, paano to? Audio. Paano ko to i-change music? Audio, ito, ikalagay mo ng plus. Bale, ang mangyayari, sasapawan yung music mo. Sasakit sa ting. Sasapawan nila yung music mo. Ayan. Nang ibang music. Kaso papangit yung video mo. Kasi baka masakit sa tinga, masyadong malakas. Yun lang. Yun yung disadvantage. Pero yun nga, pwede kang mag-voice over. Cleo, bakit hindi ka mag-start mag-voice over ng mga videos mo para mas maganda? Parang binabasa mo yung question. O, di ba? How about 2 videos having the same titles but it says part 1 and 2? Is it okay? That will be fine. Okay? But again, if we're talking about multiple videos, kasi yung main theme ng channel is also being checked. So kung meron ka mga 10 videos, tas 10 videos ulit, that would be different story. Kasi it seems that the main theme of your channel is just repetiting like content, right? But if it's just like every once in a while, part 1, part 2, it's okay. That would be fine, alright? Animal Adventure, do you speak Filipino or Tagalog? Napapalaban ako ng Englishan lagi sa'yo eh. Pero kung ako talaga sa'yo, susundin ko sa Resmi Rax, maglalagay ako ng voiceover, basahin ko yung question. Di ba? Mag-e-effort na din lang ako, i-voiceover ko na. Question number 1. Ano? Because that will help you, di ba? Kung tutusin naman eh, nag-e-effort na din lang tayo, at saka kagandahan ng content mo, ano yun eh, evergreen content yun, meron at meron magre-review niyan kapag merong LET. Kung ako sa'yo, mag-e-effort na talaga ako, Cleo. Mag-voiceover ka na. Alright? Busy sa work. Naiintindihan ko naman. Pero again, yung type of content na meron ka is evergreen. If I were you, mag-i-invest na ako ng time at saka ng effort. Kasi yung content mo maaaring hindi wala masyado manonood ngayon. Pero pagdating ng time, meron at meron nag-ELET eh. Diba? Kahit pa sabihin mo na nag-a-update yung mga questions, yung mga old reviewers still works eh. So if I were you, mag-i-effort na talaga ako. Alright?